everyone. Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, matinding bardagulan ng mga kandidata. Sino nga ba ang mga magiging tinik sa kanila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Patindi na nga ng patindi ang bardagulan ng mga kandidata ngayon na lumalahok ngayon sa Miss Universe Philippines 2024 dahil nga sa tindi ng mga kandidata na mga nagpapasukan bilang official candidates dito. Isa na nga dito na talaga namang inaabangan natin ay syempre si Atisa Manalo. Alam naman natin si Atisa Manalo na isa to sa mga contender ngayon. Ako masasabi ko, sa mga nakikita ko kay Atisa Manalo, so kung paano niya hinahanda ang sarili niya, ando doon talaga, ramdam mo yung determinasyon niya. Ramdam mo talaga na iba talaga ang Atisa Manalo ngayong taon na to dito sa competition. So ako para sa akin ha, talagang masasabi ko, oh my God, nakakatakot si Atisa Manalo kalaban dito sa Miss Universe Philippines. And then, of course, andiyan dyan din si Alexi Brooke ng Iloilo na alam din naman natin na palaban yung kanyang pagiging strong bilang kandidata ay ayun yung kinakatakutan natin kasi syempre iba ang galawan, iba ang ino-offer at may bago talaga na makikita mo sa kanya na kakaiba, di ba? At hindi lang yun, syempre, yung backstory na meron siya, yung talaga yung matinding panlaban niya dito sa competition. And then, nandiyan dyan, this is Cyril Payumo na sobrang ganda din na pambato ng Pampanga na parang feeling ko, oh my God, ang lakas-lakas ng Pampanga ngayon sa ganda ng kanilang pambato. Pero syempre wala tayong nakikita ngayon kay Cyril Payumo maliban doon sa mga photos na inilalabas niya sa social media. Talagang masasabi ko, oh my God, ang tindi din ni Cyril Payumo, di ba? Plus, nandirito ngayon ang pambato ng Bacoor na wala ng iba kundi si Victoria Velasquez Vincent. Maraming natuwa yesterday dahil eto na nga, nakadagdag sa bardagula sa mga kandidata dito. Ang dating Miss Charity, di ba, noong 2021 dito sa Miss Universe Philippines. And then, of course, masaya ang laban kasi syempre, malalakas silang lahat, oh, di ba? So ngayon, ang tanong dito, sino nga ba ang tunay na tinik sa kanila? So simulan natin kay Victoria Velasquez Vincent. To be honest, si Victoria, syempre, nagulat ako nang narinig ko na, oh my God, she's officially candidates dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, nandoon na nasayahan din ako. Kasi syempre, kilala naman natin si Victoria Velasquez na isa siya sa mga talagang masasabi ko remarkable noong 2021 na naging kandidata sa Miss Universe Philippines. And then unexpected kasi parang talaga ba? So yun. So parang sorpresa, na sorpresa tayong lahat dahil hindi natin inaasahan na alam mo yung magbabalik si Victoria bilang isang kandidata uli ng Miss Universe Philippines. Pero ang naisip ko, ano ang iyo offer na bago ngayon dito ni Victoria Velasquez Vincent? Meron ba? So sana meron kasi syempre ayun yung titingnan sa kanya kasi hindi naman siya first time candidates dito. Kilala natin yung atake, kilala natin kung ano, paano to makipagsabayan and then kilala natin kung ano ang ganap dito kay Victoria Velasquez Vincent. Isa tong palaban na kandidata, sophisticated yung dating. Kaya lang syempre yung personality, 'di ba? Napaka-importante kasi yung personality ng isang tao. I hope na sana mas na-develop niya na 'yon kasi syempre kailangan bubbly talaga, eh, 'di ba? Para alam mo 'yun, hindi nakikita sa iyo yung masyadong seryoso. Ayun yung naging problema niya last time na pagdating sa personality parang masyadong sophisticated, masyadong tahimik lang, ganon. Hindi ba katulad ni Beatrice na talagang mayroong tinatawag na extravaganza. So ngayon, ang tanong ko dyan, magle-level up kaya itong si Victoria Velasquez?
So, kung tinik ba si Victoria Velasquez sa mga kandidata ngayon? Oo naman. Kasi syempre, meron nang alam si Victoria kung paano siya lalaban dito. Kung baga parang hindi to bago sa kanya. Dalawang klase ang tinitignan ko dito. Pag nag-level up siya, possible na siya ang manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Pero kung ang ipapakita niya ay katulad pa rin nung dati, possible na top 5 uli siya. So, katulad ni ano, 'di ba, Pauline Amelex, tatlong beses sumali dito sa Miss Universe Philippines, pero dahil sa kulang yung ipinapakita or hindi talaga nakukuha yung tamang eksakto na gusto ng organization para mapadala ka talaga sa Miss Universe. So baka ganun ang mangyari dito kay Victoria Velasquez Vincent. Malakas ang Victoria Velasquez Vincent at tinik siya sa mga kandidata because yung capacity level talaga ng galing niya. As in talagang pwedeng-pwede talaga ulitong makabalik sa top 5 ng Miss Universe. At parang feeling ko ngayon pa lang sa ganda, sa tangkad, sa talino, sigurado to na mananatili to sa top 5. Pero kung siya ba ang mananalo ngayong taon na to, hindi natin alam yon. Pero na lang siguro kung meron talaga siyang ipapakita na bago at meron siyang yung kumbaga parang ipipihit niya talaga yung sarili niya to transformation as a Miss Universe. So, nanginayang lang ako kay Victoria Velasquez Vincent kasi bakit ka susugal dito na parang hindi naman natin alam na sigurado kang mananalo pero noong time na ino-offer sa'yo yung Miss Universe as in Miss Universe New Zealand na ipapadala ka na, hindi mo siya tinanggap. So, malaman natin yan kung tama ba yung mga naging decision niya. Kasi parang yung opportunity pumasok na sa kanya, tinanggihan niya pa eh. Tapos ngayon nandito siya makikipag-compete. But good for her kasi syempre challenge yourself. Kung talagang magaling ka, eh di mananalo ka dito. So para sa akin, kaabang-abang ang atake ni Victoria Velasquez Vincent. Don't get me wrong guys. Victoria Velasquez Vincent is isa sa mga masasabi ko na tinik sa mga kandidata dito talaga. 100% yon. So, nag-aabang lang ako ng bagong atake sa kanya. So, yon. And then, of course, si Alexi Brooks. Si Alexi Brooks naman, syempre, mananatili pa rin front runner dito sa competition kasi gawa nga na she's a very strongest talaga. Medyo yung atake nito talaga kakaiba sa lahat. But, nandoon ako na siya pinaghihintay ako kung paano ba siya sasabay talaga sa mga frontrunner na to na mga napag-uusapan ngayon. But malakas at powerful ang isang Alexi at nakakatakot din kalaban. So wala siyang experience pagdating sa pageant pero sa ipinapakita niya dito talaga namang mambubulaga. Pero ang tanong nung iba, nananakot nga lang ba o talagang malakas? Ako naman, ang tingin ko naman, malakas talaga ang isang Alexi. At parang feeling ko, may power talaga siya na alam mo yung kaya niyang makipagsabayan sa mga frontrunner na katulad ni Victoria Velasquez Vincent. Tinik nga ba si Alexi dito? To be honest, yes. Tinik siya dahil sa power na meron siya, hindi mo pwede underestimate saka hindi natin alam yung capacity level ng kanyang galing kung kaya niya bang talunin talaga yung mga ano. So, baka masupresa kasi tayo na, oh, biglang siya ang manalo. So, nandoon na dapat tingnan mo din yung angulo na kung ano talaga yung meron siyang ipinapakita ngayon na galing. At yung galing na yon, hindi mo po pwedeng iisang tabi kasi talaga makikipagpukpukan to feeling ko. Sasabay to sa lahat. So, ayun yung alamin natin. Kung gano'ng nga ba ka-strong at kung hanggang saan tatagal yung pagiging strongest niya. So, next is, syempre, si Cyril Payumo. Si Cyril Payumo naman, ganda ang meron to. Katulad ni Victoria Velasquez Vincent, matangkad, mahaba ang mga bias. At nakaka-excite kasi parang pag titignan mo siya, beauty queen material talaga. Nandoon nakikita mo na Susmita Sen, nandoon nakikita mo sa kanya na parang Charlie Gonzalez din. And then talagang masasabi mo, oh my God, pag ito ay hinulma ng bonggang-bongga, panalo to. So yon. So hindi mo pwedeng underestimate ang galing ng meron itong si Cyril Payumo. Kasi sa mga nakikita natin mga photos niya, talaga, oh my God, ang perfect ng mukha. Ang ganda ng isang Cyril Payumo.
syempre, nandoon din tayo, nakaabang tayo kung paano ito magta-transform at kung ano ang magiging balak, gano'n nga ba siya talaga kalakas. So, yun yung mga aabangan natin sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines kasi hindi din natin sigurado. Kumbaga, parang nandoon ako sa sistema na ano, na baka bigla siyang mag-boom. So, masatuturing ko siyang dark horse candidates dito. Hindi ko kasi siya nakikita na ako siya yung magiging top contender talaga. But, nandoon ako na naniniwala ako ang team ni Cyril Payumo ay isa sa mga magagaling pagdating sa laban. Kasi nakita natin sa Binibining Pilipinas dati, talagang palaban talagang isang Cyril Payumo. Hindi ko makakalimutan yon, yung talagang panalo talaga sa bawat eksena. And, nandoon ako na I think it's a perfect timing for her. So, hindi ko masabi na she's a contender na masasabi mo na ko, top contender ito si Cyril. Hindi eh. Hindi ganun yung mararamdaman mo sa kanya, pero pwede siyang maging dark horse dito na magulat ka na baka siya ang biglang manalo. Diba? So, yun. So, tignan natin kung ano yung preparasyon niya. But, hindi mo pwede underestimate kasi magaling din talaga sila. Di ba? So, yon. And then, of course, Atisa Manalo. Si Atisa Manalo naman siya, hindi na natin matatago na talagang isa siya sa mga pinakamagaling na top contender. She's a number one sa lahat. Kahit dumating pa si Victoria Velasquez Vincent, dumating pa si Alexi, or kung sino pa man, parang mararamdaman mo na, no eh, tututukan pa rin talaga dito si Atisa Manalo eh. At nakikita mo ngayon na talagang nagpiprepared siya ng todo-todo sa kanyang mga eksena eh. So, hindi mo po pwedeng isnabin. Ando doon na malakas ang laban talaga ni Atisa Manalo. Marunong, alam niya kung ano yung gagawin niya. Tulad nga na sinabi ko sa mga vlog ko na ang isang Atisa Manalo kasi, hindi yan basta-basta na bigla mo na lang sasabihin na, oh, madali lang na mamatalo yan. Hindi mo pwede i-underestimate kasi alam mo kung ano ang ganda na meron siya. Yun talaga eh, yung ngiti pa lang niya. Sabi ko, kung ikukumpara mo siya sa mga nabanggit natin kandidata, I think si Cyril lang ang makakasabay sa kanya kung beautiful smile ang pag-uusapan. And lagi mong tandaan ang Miss Universe, isa sa mga titingnan nila, yung ngiti. Diba? Yung ganda. Ayun. And then, yung mga mata, sobrang promise. So, ako, para sa akin, determinasyon ang panlaban dito ni Atisa Manalo. At nakikita natin na tinatrabaho niya talaga to 100%. Sabi ko nga sa inyo, kumpleto kasi ang isang Atisa Manalo. Eh. Hindi mo basta-basta na iisang tabi lang na hayaan mo lang, hindi naman ganun kalakas yan. Malakas ang isang Atisa Manalo, maniwala ka. Kasi hindi siya basta-basta na kandidata lang. Kumbaga, meron kasing napatunayan eh. Sa lahat ng mga napag-usapan natin na kandidata, siya yung masasabi mo na pwede mo ipagkatiwala sa kanya yung sash ng Philippines. Kasi alam niya kung paano ito ipapanalo at alam niya kung ano ang gagawin niya na kung laro ang pag-uusapan. Siyempre, ando doon tayo na Michelle D ang susundan natin eh. So, maghahanap talaga sila ng susunod kay Michelle D. But sabi ko nga, si Alexi, si Victoria Velasquez Vincent, and then si Cyril Payumo ay maaaring maging tinik kay Atisa Manalo para masungkit nito ang corona. So, mahihirapan si Atisa Manalo miski papano talaga. Dadaan talaga siya sa butas ng karahayom kasi maraming magagaling na kalaban katulad nga ni Alexi. So, anytime, isa sa mga napag-uusapan natin ngayon ay pwedeng manalo talaga ng Miss Universe Philippines. Bukod doon kay Atisa Manalo ha. Si Alexi, hindi mo po pwede sasabihin na, nako, hindi naman mananalo yan. No. Baka manalo to. So, yon. Kasi hindi mo aasahan eh. Kahit sabihin pa natin malakas si Atisa Manalo, eh kung makaka-project naman to ng bonggang-bongga sa Coronation Night, o maaaring masipa niya si Atisa. Hindi natin alam. Hindi mo pwede underestimate yung kakayahan ng isang Alexis sa competition na to eh. So, dapat mag-ingat pa rin talaga. Ang maganda lang kay Atisa, well-prepared siya eh. So, nag-prepared talaga siya ng bonggang-bongga. At parang feeling ko, hindi siya basta-basta magpapasinit lang. So, yun yung maganda kay Atisa. Kasi, hindi siya nagpapabaya. As in, talagang tinatrabaho niya ng maigi. Pero kasi si Alexi kasi, syempre, matapang eh. Malakas din eh. Ando doon yung confident eh. So, tingnan natin.
and Victoria Velasquez Vincent, pangalawang pagkakataon niya na itong sumali dito. So, syempre, yung expectation sa kanya, mataas na talaga na mag-expect talaga sa kanya ng todo-todo yung mga tao. Kasi syempre, kung nagawa mo na yun yung nakaraan, so gawin mo uli yan ngayon. Pakita mo sa amin na magle-level up ka talaga. So yun yung hahanapin mo kay Victoria Velasquez Vincent. Ano ba ang bagong offer at ano ba yung transformation mo? And then, of course, Cyril Payumo, first time niya dito sa Miss Universe Philippines. So, tingnan natin kung ano yung ataking gagawin. Tulad yung sinabi ko, pwede siya maging dark horse. At the end of the story, sa kanilang apat, ang nakikita kong magbabardagulan pa din, Alexi Between at Isa Manalo. Kasi si Alexi kasi, ang isa sa mga masasabi mo, strongest. But, kahit sino sa kanila, pwede makalusot anytime. So, yun. Kasi, may mga iba-ibang ino-offer. Saka, hindi pa natin alam pag nagsama-sama sila kung sino nga ba talaga ang mag-i-standing. But, at Isa Manalo, one of the top. Yun yung nakikita ko. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa mga chika. Sa akin yung ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!